Hut. Awit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Iba ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo po ang aming mga kahilingan na iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating ngayo upang maging lalong maningning hanggang maging mistulang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob.
Kung may talakbong pa ang mabuting balitang pinahayag namin, ito'y natatalakbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag ay siya rin nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaugpalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pao magahari yaong pagtatapat at ang katarungan namay magahari mula sa itaas. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sarapan niya yung magahari pawang katarungan. Magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia. Ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman.
ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam ko po na parang hindi ganun ka-good ang ating morning dahil sa biglang pagbuhos ng ulan na ito. Marami tayong mga kasamahan ng binaha at talaga na-stranded ng maaga. Isa po sa mga ugali nung ako ay bata, na dala-dala ko hanggang ngayon, hindi ko lang kung kayo rin, meron kayong ganitong ugali, ay yung magpagising. No? Yung magpagising. Hanggang ngayon po, kahit ako'y pari na, pa magmimisa ako sa umaga, lalo na pag 5 a.m., nagpapagising ako sa ating security officer. Kaya mukhang ngayon, pagagalitan ako ng ating security officer. Dahil nagpagising ako sa kanya, nang alas 5:15, pero hindi siya ang gumising sa akin. Mukhang ginising ako ng maaga ng Panginoon, 4:30. Dahil ang buhos ng ulan, Webes ngayon, meron tayong feeding program. Ay Thursday. Kaya pagising ko ng 4:30, ang naalala ko kagad yung ating mga nakapilang homeless. Yung ating mga kapatid na pakakainin. And true enough, pagbukas namin ng gwardya, may ilan ang nakapila sa ilalim ng ulan na basang-basa. Isa sa mga katotohanan ng buhay natin, hindi lahat ay alam natin. Gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para ituro sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Kagaya ng ginawa ko, nagseset tayo ng oras. Nagseset tayo kung kailan natin gustong gawin. Pero laging alam ng Diyos kung kailan dapat gawin. Hindi lang sa kung anong gusto nating gawin. Hindi lang sa kung anong alam nating gawin. Pero araw-araw, dapat nakahanda tayo. Hindi lang sa kalooban ng Diyos, kundi sa paraan ng Diyos. Mga panahon, mga paraan na kuminsan hindi mo akalaing kaya mo, magagawa mo, meron ka. Lahat tayo may kakayahan dahil lahat tayo may kabutihan. Hindi naman lagi nakabase sa katalinuhan, sa kayamanan. Ang kakayahan ng isang tao, higit sa lahat, nasa kanyang kabutihan. Kaya nga mga kapatid, maririnig natin sa ating ebanghelyo ngayon ang sabi ni Kristo, kung ang inyong pagsunod sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng mga Pariseo at Eskriba, matatalino sila, alam nila ang batas, alam nila ang salita ng Diyos. Pero bakit sabi ni Kristo, kapag ang inyong pagsunod ay kagaya ng sa kanila, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ano ang kulang? Lagi nating itong naririnig. Walk the talk. Yun ang kulang. Alam nila sa isipan, pero hindi nakikita sa ginagawa nila ang kabutihan. Yun ang kulang. Kaya nga, araw-araw, sa ating unang pagbasa, ano ang sabi sa atin?
Wala akong ibang itinuturo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, wala akong ibang itinuturo, binibigay sa inyo, kundi si Kristo. Kaya yung ating paggawa ng kabutihan, magiging totoo lamang yan kung yan ay ginagawa natin sa ngalan ng batas, turo at utos ng Diyos. Kaya kanina ho, nung maaga namin pinapasok sila, salamat sa ating mga sponsors na paghandaan natin kahit papano ang pagbuhos ng ulan, nadagdagan natin ng bubong, ng upuan at mesa, kahit nabasa, maagang dumating ang ating mga labora, nakatulong natin sila na maayos ang kanilang pwesto. Andun sila ngayon na maaga, naghihintay nila ng kape nila. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, simple lang naman ang hinihingi ng Panginoon. Anumang kabutihan na nalalaman mo, anumang kabutihan na meron ka, huwag mong ipagkakait, huwag mong ipagdadamot, at huwag mong ikakahiya na gawin kahit ipakita sa iba. Dahil katulad ng sinabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo, hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, katulad ng sinasabi ng motto noon, ng pondo ng Pinoy, ni Cardinal Rosales, anumang magaling, kahit maliit, basta malimit, patungong langit. Araw-araw, ang kakayahan, wala lang sa katalinuhan, wala lang sa kayamanan, dahil laging nasa kabutihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong makanakaranas ng Kanyang pagpapatawad. Ang ating pong itutugon, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan, sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ang matuwid, ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik at sa halip kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkakalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa, at kalugdan muli ang isa't isa, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating pansariling kahilingan habang ipinagdarasal po natin ang mga kababayan nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga batang nahihirapan sa pag-aaral
at hindi na nakakapag-aral ang mga magulang na nahihirapan sa pagbuhay ng kanilang mga anak at pamilya, ang mga kapatid nating bilanggo, katutubo, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar, sa ibang bansa, para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, ilayo mo po kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin. At ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sangsinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong pinaglilingkuran. Siya ang tunay mong tinutulungan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement.
Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang kapapanganak hanggang 7 taong gulang, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa Ground Floor, Cardinal Sin Building, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng Nobena Misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista sa darating na June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng nobena ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga at susundan na ito ng misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ikaalas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikaalas 5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga pagkakataon po na kayo ay inaabot ng ulan, maaari naman po kayong makisilong sa ating simbahan. Kayo po ay malugod naming tatanggapin din at papasukin kung kailangan nyo pong sumilong muna kagaya kanina. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagbibigay tulong donasyon sa mga gawain at programa natin. Ang mga pinansyal na tulong na ating pong dinibigay sa Parish Finance Office at yung mga material na tulong kagaya ng bigas, dilata, noodles, kape, tubig, sabon sa ating pong SSDM Office of Benedict Building. Tayo po ay nakapagbigay na muli sa ilang institusyon. May dagdag pa po tayong mga wheelchair at walkers na donasyon din para sa mga batang may sakit at sa mga matatanda na inaalagaan ng iba't ibang institusyon. Ganun din, nakapagbibigay tayo ng bigas sa mga simbahan na nangangailangan at higit na nangangailangan pa ng tulong. Kaya napakalaking bagay po ang mga binibigay ninyo. Huwag niyo pong mamaliitin at huwag niyo naman pong mamasamain kung gaano mang kalaki ang naibibigay din ng iba. Ang mahalaga, pare-pareho tayong marunong gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan
Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.